So, punta naman tayo sa equilibrium of parallel force system. The beam shown is built into a wall so that it rests against point A. The beam is 6 meter long and has a mass of 100 kilogram. Compute the reaction and moment at A. So, kapag ka equilibrium of parallel forces, ito yung gagamitin natin na formula. So, EFY equals total resultant. Di na tayo gagamit ng EF of X. So, ito naman, summation of moment equals summation of forces along Y times distance. So, punta tayo sa problem natin. Sabi, the beam shown is built into a wall. Ito yun. So, ibig sabihin yan, naka-fixed support siya. So, pag fixed support, tatlo yung unknown. Fx, Fy, tsaka moment. Since yung Fx natin, hindi na natin gagamitin kasi 0 lang din naman lalabas dun. Fy na lang. So, assume natin na pataas yung Fy natin. Then, hanapin natin mamaya yung moment. So, sabi, 6 meter long daw siya. So, 2 meters to, given na, tsaka to. So, ibig sabihin, 2 meters yung base ng rectangle natin. Tapos, may mass daw yung beam natin na 100 kilogram. So, kunin natin yung weight. So, 100 times 9.81. So, ang weight natin ay 981 newton. So, gagawin dito, since yung beam natin ay rectangle din naman, so, ibig sabihin niya, nasa gitna yung weight niya. So, 981, di ba? So, lagay natin dito. Then, yung distance niya dun sa A ay 3 meters. So, ito naman, yung natin, rectangle. So, para makuha natin yung force dito, kunin natin yung area. So, ang area ng rectangle natin ay base times height. So, ang base natin ay 2 meters. So, 2 times 200. So, ang area natin ng rectangle ay 400 newton. So, rectangle to, so nasa gitna siya. 400 newton. So, para mas makita natin yung distance ng bawat force, kuha tayo ng panibagong drawing dito. So, sabihin natin ito yung A. So, mayroon siyang Fy, diba, na pataas. Ngayon, may 1,200. So, 2 meters yung distance niya. Ito namang 981. Yan. 981 newton. So, ito, 1 meter yung pagitan nitong dalawang to. Ngayon, ito naman yung rectangle. So, itong rectangle, din natin dyan. So, di ba, nasa gitna siya. 400. So, since 2 meters to, pag kinalahati mo yan, 1 meter dito, 1 meter sa kabila. So, meron 2, 3, 4, 5. So, ito, 1 meter din to. So, ayan na yung distance ng bawat in between. So, pwede na natin kunin yung Fy. So, Fy equals 0. So, sa may Fy tayo, pataas, minus 1,200 minus 981 minus 400 equals 0. So, makukuha na natin yung Fy natin. So, Fy ay 2,581 newton pataas. Tama yung direction. So, Fy natin, A din niya. So, punta naman tayo sa moment sa A. So, ang gagawin dito, lahat ng forces, yung moment natin. So, yung Fy hindi nakasama yan kasi nandito siya sa point na to. So, 1,200 na lang. 1,200
clockwise times yung distance niya, 2 meters, so 2. Ito naman, 981. Clockwise din siya. So, plus 981 times 3. Then, ito naman, 400. Plus 400 times 5. So, ang EMA natin dyan ay 7,343 Newton meter clockwise. So, ito na yung moment natin tsaka yung reaction sa A. So, dito tayo sa next problem natin. The beam AB in the figure supports a load which varies from an intensity of 50 pounds per feet to 200 pounds per feet. Calculate the magnitude and position of the resultant load. So, ito yung figure natin. Ito yung beam natin, beam AB. Ngayon, meron daw siyang intensity na 50 pounds per feet. Yun yung minimum. So, andito yon sa pinakamababa. So, 50 pounds per feet. Then, hanggang 200 pounds per feet siya. So, hanggang dito sa pinakataas. 200 pounds per feet. So, ang hinahanap, magnitude and position of the resultant load. So, pag ganito yung figure natin, hahatiin natin siya. So, pag hinati natin siya, magiging dalawang figure na siya. Isang rectangle at isang triangle. So, para makuha natin yung magnitude ng bawat figure, kukunin natin yung area. So, simulan natin sa area ng triangle. Area ng triangle ay 1 half base times height. So, 1 half, base natin ay 12. Tapos, yung height natin, ito diba height nito 200. So, ito 50. So, para makuha natin tong height na to, 200 minus 50. So, 150. So, ang area natin ng triangle ay 900 pounds. Ngayon, yung rectangle naman. So, area ng rectangle, base times height. So, 12 times 50. So, ang area ng rectangle natin ay 600 pounds. So, pag ganito, rectangle, laging nasa gitna yung force na yon. So, kung 12 to, ito 6, ito 6. Ito yung 600 natin. Tapos, ito naman, 900 pounds. 900 pounds, lagi siyang andito. So, ito siya, 900. Lagi siya nandun sa mas malaki. Sa 2/3. Kasi, yung triangle, meron niyang 1/3 tsaka 2/3. So, mamaya gagamitin natin to. So, kunin na natin yung EFY. So, EFY natin, negative 600. Tsaka, negative 900. So, ang EFY natin ay 1,500 pounds negative or 1,500 pounds pababa. Ngayon, yung moment naman natin. Magmo-moment tayo kasi kailangan natin makuha yung position, yung distance. Di ba may formula tayo na summation of moment equals summation of forces along y times distance. So, try natin dito sa A. Moment tayo sa A. So, moment tayo sa A. So, 600, diba? 600 clockwise. Positive times distance nyo na 6. Plus 900. Yung distance nito, nakadepende dito sa 1/3 tsaka 2/3. So, kunwari, magmo-moment tayo dito.
gagamitin natin yung two-thirds. Ito. So, two-thirds ng 12 equals 8 feet. So, 8 feet yung gagamitin natin na distance ng 900. So, makukuha na natin yung moment at A. So, ang sagot dito ay 10,800 pounds feet clockwise. Kasi positive siya. So, makukuha na natin yung distance. So, D is equal to moment at A over yan. So, 10,800 over 1,500. So, ang distance natin ay 7.2 feet from A. Kasi sa A tayo nag-moment. So, ayan na yung sagot. Paano naman kung sa B tayo mag-moment? Pwede rin naman sa B. So, summation of moment sa B. 600 times 6. Counterclockwise, kaya negative. Negative 600. Tapos 900, negative 10 kasi counterclockwise. Ngayon, hindi na 2/3 yung gagamitin natin. 1/3 na siya. 1/3 na yung gagamitin natin. So, 1/3 ng 12. So, times 4. So, ang moment natin dito ay 7,200 counterclockwise kasi negative. So, kunin natin yung distance. Summation of moment sa B over summation of forces sa long Y. So, 7,200 over 1,500. So, ang distance natin ay 4.8 feet from B. So, mahalaga to yung from A, from B. Kasi kung ito lang yung yung final answer, baka hindi i-consider to. So, kailangan lagi may from A, from B. So, meron na tayong position. Yun. Tsaka, ito. Then, yung magnitude natin, ito yun. So, ayan na.